Yan mga kabagis, malakas ang ulan po dito, ilang araw na po. Kaya pupunta tayo dun sa ating sibuyasan. Tingnan natin kung ano po ang pangyayari po doon mga kabagis. Pagkat hindi na ako mapakali, malakas na po yung ulan na pinubuhos. Tingnan natin kung anong nangyayari sa sibuyas natin. Yan mga kabagis ang nangyayari dito. Lakas ng tubig. Ayan. Ayan mga kabagis. Puro tubig na yung sibuyas dito. Ayan. Buti na lang bulusok. Maagos lang ang tubig pababa. Ganyan din po yung sa akin. Nagharang din ako ng mga paligi. Ayan. Solve na solve na. Malalaman yan pagkakuan. Pag gumintaw, pag gumaraw, sigurado. Yan, nagpo-forma na sana to. Eh, nagtalbos pa. Yan. Yan mga kabagis. Kapapataba lang kahapon. Yan. Ano yung pinataba mo kuya? Rifle 14. Yan, naanod na. Pare-parehas kaming nanood ng pataba. Tag-ulan. Ha? Yan ang tinatawag nilang rain or shine. Rain or shine. Hindi, anong naanod yung tanim mo dun sa Tacloban? Dawa na, tanda mo, January? Mulamit yung nikuyang. Katatanim mo pa lang? Mulamit yung nikuyang. Naanod. Nag-flight ka agad. Dapat pasunong na, boy. Uso ngayon ng spaghetti pagkatapos niyan. Mga sanlingga, o yan. Kikita mo magkakas. Ito na turut pa kita. Ha? Hindi ka na turut pa. Hindi ka naglaway. Ano ating ang mulaway, ha? 20... Wala ka, 22, 23. Ay, sabay ta. Sabay ta. 25, 26, hanggang 27. Hanggang 26, sakay. May meta tayo bunubumod at dadaktal. Sa Pinoy kanya tili. Napasaktan tayo ito. Dahil pinang bumbak. Tubig oh. Lakas oh. Ayun mga kabagis. Ayun ko. Tayo po yung nag-aayos ng daanan ng tubig. Dito sa ating sibuyasan. Yan, sinarahan po natin yung mga paligi. Yung nagsasalo sa bawat block. Ito nga po, nakikita namin dito sa aming lugar, yung ilog. Ay napakalakas na ng tubig. At hindi lang po yan mga kabagis. Lalakas pa po yan yung galing ng hulo, galing ng Gabaldon, galing ng Dupinga. At galing na rin sa mga bawat barangay, sa bawat bundok na sa Luisoy. Yung mga naiipong tubig ulan ay bababa po doon mga kabagis sa gawin ng ilog. Doon sa may ilog na yun mga kabagis, diyan sa aking likuran, hindi pumatanaw at malabo at umaambun doon. Napakalakas ng tubig mga kabagis, ang dami na pong inabot ng sibuyas. Napaka kapanghinayang mga kabagis, kawawa naman yung mga kapwa natin farmer. Kaya lang wala tayong magagawa. Eh kalikasan po yan. Hindi naman natin kagustuhan. Ang gusto natin ay maski papano sana ay magkaroon tayo ng pagkakakitaan. Kaya lang, ito nga po ang nangyayari sa atin. Gawa na rin po ito ng tinatawag nilang climate change. Yan, subukan po namin i-video yon mga kabagis. Andun yung madaming sibuyas dun sa may tabing ilog na yun. Marami pong tanim na sibuyas dyan. Mas marami pong tanim dyan kaysa dito po sa aming tumana. Mga kabagis, yan. Nakakahingal nga po at kasalukuyan tayong nagpala kanina. Andun, tinignan din natin yung kabagis natin, si Kuya Jojo. Inaayos din yung mga daan ng tubig. Dito po sa amin, tingnan nyo.
Ayan po, madaling natutuyo yung lupa. Hindi man totally tuyo yan, basa po yan. Kaya lang mabilis pong maalis yung tubig dyan sa aming mga sibuyasan, gaya po nun. Doon, napakaganda na ng sibuyas ni Tatamang. At itong kay Kabagis Dante Domingo, napakaganda. Ayun po, yung ilog mga Kabagis, yun. Yan, di na kinakaya ng camera natin na sobrang layo. Yan. Diyan sa ilog na yan, andyan po yung maluluwang na sibuyasan ng mga Tagalaur. Dito po sa aming barangay. At mga Karatig Barangay, Barangay San Juan. Diyan sa mismong bayan ng Laur, Pinagbayanan. San Vicente, dun sa kabila. Ayan po mga Kabagis, hindi na kinakaya ng kamera natin, umaambon. Yan na naman. Doon mga Kabagis, maraming sibuyas na inabutan. Sana nga'y umupa na yung ulan. Kawawa naman yung mga farmer natin, mga Kabagis. Mga Kabagis, ngayon lang natin na ituloy yung ating pagbibideo. Ito po yung pinuntahan ko rin po kanina. Yan, hinarangan ko po yung mga paligi niya. Yan, yung mga bungaran niya. Kasi nagsasalo-salo yan hanggang dulo mga Kabagis. Buti na lang po dito pagkatapos ng ulan, eh, nawawala din kagad yung tubig. Eh, kasi nga mga Kabagis, pabulusok tong lupa natin. At bukas po, ang prepare po nating i-apply dyan, kung maganda na yung panahon, ay mag-apply na po tayo ng Cabrio. Kung meron tayong mabibiling polycure mamaya, pwede na rin po nating haluan. At ganun na rin, lalagyan na rin natin ng insecticide. Baka nga po kasi yung mga uod kasi dyan mga Kabagis, hindi ko kasi na-spray ito nung nakarang araw. Kasi nga po, kala ko gaganda na po yung panahon, magtutuloy-tuloy na. Kaya lang, iba yung nagtuloy-tuloy. Ang nagtuloy-tuloy po ay yung pag-ulan mga Kabagis. Hindi na rin natin naasikaso yung mga alaga nating kambing. Yung iba meron ng sinisipon. Yun na yung mga alaga nating kambing. Eh, kusa na silang lumabas sa kanilang kulungan. Gutom na mga Kabagis. Natanaw ko pong muli yung ilog kanina. Napakalakas ng tubig. Ito rin po, tumatalab na rin po yung machete na ni-apply po natin. Papakita ko lang po sa inyo. Yan po, dahil sa malabis na pag-ulan mga Kabagis, halos lumabas po yung laman ng ibang sibuyas natin. Ito, malamang medyo nasobrahan ko sa kwanto mga Kabagis, sa timplada ng rangkada. Matapang din talaga yung rangkada. Yan nga, may mga naglulusaw yun. Kaya mga Kabagis, naglulusaw yung dahon ng iba. Eh, malabis na po kasi yung ulan. Yung plat natin parang lumiit na. Ang lumabas ay mga bato. Ayan, mga bato na po. Naninilaw po yung dahon, nasobrahan na po ng tubig. Yung mga pinang pungusan natin. Yan, yung pinagatian natin. May naitanim pang ugat. Yung tres cantos. Naitanim po ito ng mananim. Gagaling naman ng mananim na yun mga Kabagis. Nagtanim pa ng damo. Ito po yung patanim natin nung gabi. Gabi ng 24. Medyo nasaktan nga rin po sa ating pag-i-spray ng rangkada. Yan, tumatalab na rin yung machete. Kitang-kita naman sa talbos. Yan, umuhugot. Yan o, sobrahan sa pamatay damo. Yan, halos magbaloki yung mga dahon niya. Bumaluktot. Dahil po sa ini-apply po nating rangkada. Yan, malinis po yung ating sibuyasan. Walang mga damo. Yan, malinis na malinis. Maganda po yung pagkaka bomba natin.
Ito nga po, baliktad pa yung pagkakatanim nito. Nauna yung gitna ng dahon. Yan, kasalukuyan pa lamang pong nag-uugat. Lumit na nga yung plot natin, mga kabagis. Bumaba. Yung iba ay talagang lumabas yung mga laman. Ayun o. Labas yung laman. May mga dahong naglulusaw. Hindi talaga maiiwasan yung ganyan, mga kabagis. Bukas po, i-update kong muli kayo. Pagkatapos po nating mag-spray dito. At ito naman po ay nalagyan na noon natin ng pataba. Eh, maghihintay muna tayo ng kwan. Resulta kapag kaumaraw. Makikita natin kung kukulangin sa pataba. At yung nandun sa taas, sa may sampalok kanina, yung ating inayos doon, pwede nating lagyan ng nitrabore yun. Ganun din ng Unique 16 pag haluin na natin, mga kabagis. Yan o. Mabali na yung ugat. Lumabas na eh. Pinalabas na ng ulan. Sana nga po makarecover ito sa malabis na ulan. Kabaluktot ngayong mga dahon, no? Sunog yung iba. Malakas din talaga yung rangkada. Yan, napakasukal nito noon, mga kabagis. Pero ngayon, napakalinis. Kaya lang, magsusulputan sigurado yung mga damo dyan. After 5 days, makikita natin dyan yung mga damo. Kasi nga po, kumbagay, pinababaw ng ulan yung mga buto. Andiyan na yung mga buto. Ayan, may nagsusulputan ng damo. Yan o. Bagong-bago po yan, mga kabagis. Yan o. Yan. Bago lang po yan. Sigurado damo ang lalabas dyan. Kailangan natin kon dito. Kasi pag naarawan tong lupa namin dito, mga kabagis, maninigas po ito. Papakat ito. Kailangan nating padaanan ng kalabera yan. At sana nga po ay makarecover pati yung mga sibuyas dun sa bukid. Yun nga po, mga kabagis. At kukuhanan ko din ng pagkain tong mga kambing ko. May kayaon. Gutom na yung mga kambing. Kukuhanan po natin ng pagkain yung mga kambing. Ilang araw po na hindi nakalabas yan. Pagka tuloy-tuloy ang pag-ulan. Bukas na lang po tayo ulit magkita-kita, mga kabagis. At i-update ko na lang po kayo sa mga pangyayari po dito sa mga sibuyas po dito sa aming lugar.